Malaki yung bahay. Ito yung sinasabi niya na hanggang semento lang. Hello, ma'am. Morning po, ma'am Mags. Body po. Hello, ma'am. Hello, yes, ma'am po. Si Sophia. Sophia po. Hello po. At baka tayo abutin ako. Saka si Cathy po. Hindi nyo na inakit ang inyong... Hindi na po. Okay naman po doon. Incarnation Farm. Nakapunta sa aming farm. Ah, yes, ma'am. Ang ganda ng farm nyo. Bahay po, tapos nag-ado ako ng hall. Oo. Puro. Kayo mo na yung kumain. Pakay na kayo mag-tripe. Pa. Ang mga sisiw. Opo, kain mo na kayo. Ayan. So, yung kasi, ang sabi ni Mama ay root beer, tapos ay cinnamon, basil. Aba. So, I prepare something na merong cinnamon. So, start natin dito sa aking... Ma'am, kapitan lang kita, ma'am, bago mo i-explain yung para may maganda tayong audio. Ayan. Para kasi yun ang niluto ko, I prepare something na meron touch ng ating ano. Oh, which is ang naano ko kami, nagkaroon kami ng interest because of the root beer, cinnamon, and... Basil. Basil. Yes. Ayan. So, kakaiba. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Yeah. So, dito ako po, pag gumagawa ako ng pasta, kahit anong pasta pa yan, lagi may basil. This is my version of Charlie Chan. Yeah, looks. So, may basil pa rin siya. Ayan, may crushed basil. Akin niya in-upload yung akin. Ano. Oh. Ayan, ito kayo nag-tune. Tapos, di ito yung ating basil na touch. Ano? Tapos, dito naman, yung aking root beer. Ang root beer kasi ay native sa Mexico. Ginagawa nilang pambalot ng tamales. So, dito sa Pilipinas, ang ginagawa ko naman sa kanya, ibinabalot ko siya sa tilapia, pinapry ko muna yung tilapia, tapos saka ko siya ginagataan. Ayan, kaya ito po ang ating tilapia ay balot ng root beer. Para so, lasang root beer na yung soft drinks, ma'am? Iba po ang root beer sa sarsaparilla. Ang sarsaparilla is for the soft drinks. Oh, I it is see. Mine. So, ang root beer po ay yung makikita niya, ma'am, yung plant. Plant po. So, yung ginagawa siyang pabalot. So, makikipan niya po yung aking tilapia na merong, since kami po ay maraming tanim na talong ngayon, nilagyan ko na rin ang pretong talong. Yan. And then, meron pa akong isa dito. Ang tawag dito is kadok. Kadok. Kadok, yeah. This is street food sa south, sa mga Asian countries. You can, itikpan niya po. Ito ay pina-fry para siyang crispy kang ko. Kailan hindi ko lang kung crispy pa siya. Mm-hmm. Kasi kanina ka pa yung pinderito. Pwede niyo pong i-adapt sausaw niyo dito. So, ayan yung ating, pwede mo kamay. Dahon po ito, ma'am? Yes, dahon. Sabi nga po, sabi ko sa aking mga farmers, sa aking mga estudyante, baka datang kayo ng bisita, wala kayong tanim at tilapia. So, this one tastes like fish. Pwede siyang ulam, pwedeng pulutan, pwedeng snacks. Anong lasa, sir? So, in other Asian countries, ang ginagawa dyan ay it's either ini-scramble or yung maliit na yung kanila mga murang dahon, ginagawa ng wrap, just like lettuce wrap. Mm-hmm. Tapos yung iba naman, nilalagyan niya ng mga meat. Tapos ay binobroil. So, parang lumpia na broil. So, dito sa atin ay ang ginagawa ko, lahat ng estudyante ko, binibigyan ko ng pantanim niya. Kasi sabi ko, okay lang maging plantita, pero dapat mas
Ang kinakain natin, ang ating tinatanim ay yung makakain natin sa panahong wala tayong makain. So kahit mag-pandemic pa tayo ng ilang taon, basta kayo may tanim niya, araw-araw kakain tayo. Ayan, may pang-ulam. Yan, so yan. Mas masarap siya kayo sa crispy kangkong. Yes po. Tsaka yung kangkong kasi, ay nahihila yung fiber. Ma'am, tikman nyo. Yan, ay pag kinagat mo, siya ay talaga ano niya, yung panchay. Crispy. Hindi siya na nababalat ba yung fiber. Yan. Yan po. Sa, ito yung very invasive yung mga tanim ko dyan. Actually, yung farm ko ay parang puro damo-damo. Akala puro damo-damo lang. Pero yan po ay mga tanim-tanim. So, yan po ang aking inihanda. Tapos na may prito ako saging dito. At yung aking sausawa naman niya ay sugar din na may cinnamon. Ayan. Ano po yan. So, yan ang ating ano. And then, since marami kami Mayabano. Ay, ito tanim mo na ito, ma'am. Eh po, yung mga tanim namin dyan sa ano lang dyan. In fairness, kakaiba yung slice na ma'am ng guyabano. Ngayon ko lang nakakita ng itong slice ng guyabano. Yes po. Kaya po ito ay ano, kasi ito yung medyo firm pa ng guyabano. Pagka yung overripe na siya, hindi mo na ma-slice ang ganito. Ay, so ganito. Ito yung parang halos hinug na, pero manibalang. Manibalang pa rin siya, pero hinug na siya. Yan, para makakain mo siya ng buo. Yan. So yan, pwede na kayong kumain. Tapos meron ako itong kaping barako. So itong ating kaping barako, ito ay yung ating kape dyan. Na yung aking mga estudyante, meron kasi kaming agri-crop, harvesting and post-harvest activity. So mag-harvest sila ng kape, babayuhin na rin nila yung kape. At iiinim na rin nila yung kape. Ako po dito, kung may mga students, ito ay only coffee. Wow. Pag hindi na walang benayo, edi meron ako doong water dispenser na meron coffee at saka sugar. Kasi matagal ka na ma'am na may farm school? Last year lang ako nag-start as a farm school. Pero ako po 2018 pa, ako ay trainer assessor na. Oh. So sabi nga ay kasabayan ko pa yung mga dati pang mga ano. Sabi, bakit hindi ka pa mag-ano? Kasi sabi ko, itong aking hall ay binild ko to. Pag ako'y nag-a-assessment, yan, pag-uwi ko, bibili ako ng semento, ganyan. Sabi, ba't mo na lang iutang at nang matapos pa yung matapos na agad yung hall mo? Matapos sabi na. Ko, ako at my own pace. Sabi ko, kasi baka mamaya umayaw ako, tapos hindi ako makaayaw kasi may utang ako, mga gano'n. So sabi ko, ako kung kailan ko gusto, kung kailan ko anahin. Tapos sabi ko, baka mamaya mamatay ako. Iniwan ko pa ng utang yung mga anak ko. So ako, ini-enjoy ko lang. Kung ano yung ano. Tapos yan, last year lang ako nagkaroon ng mga estudyante. Laging ano ako sa TESDA, nag-o-offer ako ng tatlong course. Puro agriculture, organic agriculture, agri-crop production, at saka agro-entrepreneurship. Wow. So yun ang ating ino-offer. The best yung pangatlo. Agro-entrepreneur. Sabi ko nga po ay, ang ating mga farmer ay ang alam lang nila magtanim. Sabi nila, hindi kami nakapagtapos, hindi kami nakapag-ano. Pero sabi ko nga po, hindi nila alam na meron ang mga qualities ang isang farmer na swak na swak para maging isang negosyante magsaka. Yeah. At yun ang itinuturo natin sa kanila. Yes, ma'am. Kumain muna kayo. Sige. Definitely, uungkatin natin lahat yung mga papapag-aralan tungkol sa agribusiness o pagninegosyo sa farming. Ma'am, tuturuan mo kami. Yes, po. Saka lahat dito ay talagang nakakain halos lahat. Okay lang maging plantita pero more dapat yung nakakain natin. Ang nagustuhan ko ma'am doon sa sinabi mo at your own face, hindi mo kailangan magmadali. Yes. Ang importante, nag-i-enjoy ka. Nag-i-enjoy ka unti-unti. Tapos hindi mo mamalayan, may magandang showcase ka na. Yes po. Saka sabi ko nga, wala kasing formal education when it comes to farming. So ito nga, maganda nga. First, ako sa Dolores na nagkaroon ng farm school. So dito, hindi lang mga farmers ang ating kinikater, soon to be farmers at yung mga farmer by heart. So dapat ay na-develop from the farmers in you. Na hindi ka lang porke, hindi ako marunong magtanim, hindi ako, ganyan din po nung una. Ayan. Sawak na sawak po yung ating episode ngayon para sa audience ng agribusiness, ma'am. Yes. Kain muna tayo. Sige, ma'am. Thank you. Kain muna. Gusto ko yung coffee. Yan, coffee yan. May coffee. Mama, at home na ako, ha? Ayan po, walang problema. Yan po yung kape barako. Yan, meron tayong sugar. Kayo ba diabetic, pwede ko bigyan ng stevia. Oh. Meron akong stevia. Ako nga po kasi diabetic. Ooh. So, meron akong stevia dyan. Dinry ko na yung stevia ko. So, yung ginagamit yung sugar. Maganda yung farm niya, ma'am. Gusto ko siya. Yung hindi siya yung
hindi siya yung intimidating, hindi rin siya yung walang laman, productive, no, pero simple, realistic, yan. Ma'am, sabi ko nga, gusto ko yung farm mo, hindi siya yung intimidating, hindi naman siya yung walang laman, kundi very, ano yung tamang term natin? Realistic. Tsaka nag-enjoy ako. I enjoy farming. Ito nga po ay yung stevia. Ang tawag dito ay, ito yung ano na, yung pinowder ko na. Ang tawag, so, pinapowder, i-dry mo muna, ma'am. I-dry ko siya, naka-air dry lang siya. Mm-hmm. Tapos pagka, ano, saka ko ipapowderize, it has puro. Doon ka. It has 10 times more sweetness than table sugar. Wow. Kaya konti lang. So, konti lang to, ma'am. Konti lang po. Ayan, ay, konti-konti pa, ma, sir. Ah, konti pa. At yan, konti-konti lang, super tamis. Ayan. Ito, ma'am. Ayan, po, yeah. Dami pa nga po yan. Pero kung sweet ka ang ano mo, ay pwede naman po. Hindi pa ako nakakuha yung mga tsaa. So, dapat pa lang may mag-tsaa tayo. Ano po, ayan. Ito naman yung sugar natin. So, it is candy lip, ang tawag dito. Mm-hmm. So, kung ikay nakakabili, sir, ng stevia, di ba, meron tayong mga stevia, meron ako dyan, yung nasa pakpak na yan. Mm. Pag medyo may aftertaste, ibig sabihin, nasa pag-harvest yan. Dapat hindi mo siya hina-harvest ng may bulaklak. Kaya may aftertaste siya. Dapat ang pag-harvest ng stevia ay below flower, before flowering. Before mag-flower. Yes. Para na doon yung katamisa niya na masarap. Oh. Ayan. Ayan, interesting talaga. Yes. And diabetic tayo, sir. So meron ako dyan, wala lang akong po, ngayon na ano, yung tawag dito, magic fruit. Uy, ang tamis, ha? Oh, diba, ang tamis, konti lang nilagay na. Kuro! Yan. So, meron ako dyang magic fruit. Ang ginagawa ng ibang may diabetes, lalagyan nila ng kalamansi yung kanilang kape, tapos kakain sila ng magic fruit, tapos sa kanila iinibin yung kape. Yes, ganun po. So, anong lasa, ma'am? Anong? Kuro. Masarap. Yan. Lasa mo yung barako, ma'am, to? Barako po, barako. Oh, lasa mo yung barako. Ayan po yung excelsa na kape natin. So, meron tayong robusta. Yung robusta ay nag-grow sa mga lolan. Yung mga, ito kasi medyo mataas na kami dito. Mm. So, excelsa. Nasapanan tayo ng Mount Banahaw. Ayan po. Kung makikita nyo rito, ayan kasi ang bundok Banahaw, natatakot pa ng ubo. Ah, yes. Okay. May view ko na ang Banahaw talaga. Ayan naman ang Banaang San Cristobal. Ayan po. Tapos may masalukot tayo dito. Mamaya pagka umalik ano ang panahon eh. Hindi lang maganda ang panahon natin ngayon at naulan. Pero pagka po ano eh, pinagpa-picture sila dyan sa tap sa labas na naka ano yung aking Instagram abula bundok. I see. Ayan po. Diba? Very conducive to learning. Kuro! Ma'am, sabayin mo kami. Ay, sige po. Tayo't kakain. Yan. So, ito po yung ginataang tilapia wrapped with root beer leaves. Ayan. So, excited tayo. Titingnan natin mamaya yung plant. At ituturo sa atin ni Ma'am Mugs. Ma'am, ituturo mo sa amin paano mag-propagate. Ah, expert tayo dyan. Yan. Agri-crop eh. Tinuturoan namin sila mag-propagate. Uh-oh. Kung makikita niyo yung rambutan na yan, ang tawag dyan, inarching grafting. Ah, inarching. Itong may nakasabit na... Meron din sa baba. Ano? So, ang ano niyan is para tumibay, maraming nutrient na napupunta sa puno. Mm-hmm. Tapos kung halimbawa, ang rootstock mo ay native, pinakamaganda na rootstock ang native kasi siya ay mas resistant sa bagyo, sa hangin. Mm. Tapos ang taas naman, hanging naman siya. Mm-mm. Hanging in arcing grafting. So yun naman, pagka kumapit na siya, puputulin natin siya. Tapos meron ka na may bago double, ng may double rootstock at may single rootstock. Mm-hmm. Wala sa libro, pero tinuturo namin sa estudyante. Ayan. So mamaya, may itatanong kay Ma'am Mugs na ano na yung gustong-gusto kong project na gawin, yung dream ko. Yeah. Hopefully masasagot ni Ma'am maya-maya. Siguro ang iikot ko kayo sa mga tanim ko, pakilala ko. Tapos doon kayo mag-base kung ano yung gusto niyo i-expand. Yeah, yes po, yes po. At syempre yung coffee kanina, na-discuss natin yung coffee barako. At ang English ng barako, Ma'am, ay? At ang variety niya is Excelsa. Excelsa, okay. Variety ng Liberica.
Okay. So yung ito yung medyo nabubuhay sa mga medyo mataas. Hindi siya Arabica na dapat 1000 square meter. Yung mga sobrang taas yun, sa Benguet, sa mga ano. Ito yung dito sa amin na bulubundukin. So masarap yung coffee, lalo na nilagyan natin ng stevia. So itong stevia ay hinarvest na ma'am sa kanyang garden, tapos in-air dry, and then pinowderize, tapos yun ang gagamitin. Konting-konti lang, sobrang lasa muna. So talagang alternative para sa mga diabetic, may mga sakit-sakit, bawal ng sugar, then ito yung alternative. Napakasarap. And of course, may dessert tayo. Simpleng-simple, no? Banana na prito, pero magkakaroon ng twist kasi isasaw-saw mo siya sa sugar na may cinnamon. Yes. Di ba? Umiinom ba kayo? Alin, ma'am? Gumagawa kasi yung mga fruit natin, ginagawa natin wine. Ooh. So, nung oversupply ang ating sup-supin na rambutan, walang presyo sa market, limang piso, hindi pa mabili. Sabi ko, puputulon na kita. Ang ginawa ng mga estudyante ko, ginawa nilang wine. So, yun yung titikman natin mamaya. Oh, para makit. Tapos yung peanut butter, ginawa ko rin wine. Kailang peanut butter fruit. Meron ka? May halaman ako niyan. It has 10 times more lycopene than tomatoes. Kaya sabi ko, ba't bumibili ka ng apples, bumibili ka ng orange, samantalang ang dali-dali niyang ipropagate. Yeah, super dali. Super dali. Ang bilis lumago. Tutubo na siya. Kaso yung aso ko, kinakain niya. So marami tayong mga halaman na sabi ko nga, dapat ready tayo, magkaroon man ng pandemic ng the next few years, hindi tayo magugutom. Kasi nandiyan marami tayong halaman na pwedeng kainin, alternative, hindi lang alternative, mas healthy pa siya. Ayan. So when it comes to pasta, ito pa sir, hindi mo pala flex. May basil. May version of Charlie Chan pero may basil. Lahat ng pasta ko may basil. So yung ibang bata hindi kumakain ng basil, yung mga anak ko kahit ano na sila, nasaya na sila kasi hindi ako nagluluto ng pasta na walang basil. Sabi ko, sayang ang aking tanim. Hindi naman ano, dapat ay napaprasa. Ginagawa ko pa yung pesto. Ubusan lang ako ng olive oil pero pesto. Tapos pwede na siyang dip sa crackers, sa marbled potatoes, dressing pag mayroong salad, diba? So, ma'am, ito galing din sa farm. Yan po. Dito sa kabila, sa kapatid ko yan, kasi puro guyabano yung kanya. Sabi ko, pahingi nga lang isang guyabano. Tignan natin, ma'am. So, tingnan niyo yung slice, oh, kakaiba. Di ba? Tuwing may mapupuntang ka ibang lugar, may nadidiscover kang bago. So, yan kasi, pagka ganyan, hindi pa masyadong overripe, nakakain pa yung ubod. Tsaka nai-slice mo pa siya ng maganda. Pagka overripe na, ginagawa ko na siyang shake. Hindi na nga lang, kasi kung bagong prito, mabalambot ang ano, hindi okay lang yan. Napadami na naman ang kain natin. May rambutan wine. Wow! Tapos ito naman ay vanilla-infused lambanog. Wow! May vanilla tayo dyan, so ako ay nag-content. So, hinarvest ko si vanilla. Yung pinag-scrapean ko, gumawa ako ng vanilla cake at vanilla ice cream. Yung pinag-scrapean ko, binabad natin sa lambanog. Wow! Kaya yan, pwede nyo tikman. Yan. Tanim din ni mami yung vanilla. Ayan po, vanilla. Yan. Ayan, vanilla is an natin. Orchid. Yan. Ma'am, ang ganda naman ng bottle mo. Bigay po ng friend ko at ako na-antawa siya sa akin. So, this is orchid, a vanilla orchid. Vanilla is an orchid. Napaka low maintenance niya. Ikakabit mo lang siya sa puno. It takes 3 to 4 years bago siya mag-fruit, mag-flower. Ah, matagal din. A very interesting part ng flower niya, kailangan mo siyang i-hand-pollinate within that day. Kasi pag hindi mo siya hand-pollinate, siya ay mawi-wilt na. Yeah. Yes, yun po ang ano. Ang dami nang nahan-pollinate ng mga estudyante ko, kaya lang si Aghon, nilaglag lahat yung aking mga bulaklak. Flower. Mga flower, yan. So, pagka siya naging successful yung flower niya, saka siya magpa-pads. Usually, 150 isang pads, 1,500, depende pa rin. Wow. At yung iba nga, 350 ang rooted. Ang pagkatalim naman niya,
siya ay ikakapit mo lang sa puno, 1 inch above the ground. Ah, so hindi sa ilalim talaga? No po. Siya ay tutusok, magkakaroon siya ng roots sa ilalim, siyang tapos kakapit siyang ganon. Ayan, ito. Ayan, ito. Ayan, yung mga ano niya na yan. Ayan, mga kapwa na yan. So, itataas. So, kung gusto mo siyang pabungahin, pabulaklakin, huwag mo siyang puputulan. Oh, hayaan mo lang siya. Hayaan mo lang siya. 3 years bago siya mamulaklak. Oh, so, I by see. The next March, mamulaklak na to. Ayan, taas kaya at bababa. At ito na. Ito na yung peanut butter. Peanut butter. Ayan. Three. Ayan. Nalalaglag na yung buto niya kasi ito ay very perishable. Hindi mo siya pwedeng i-harvest ng hinog. Kasi siya ay ano, kaya hina-harvest so ng kailangan, orange. Ganyan, yung orange pa lang siya, hina-harvest na siya. And then? And then, mag-wait siya ng mga 2 to 3 days, pupula siya, saka mo siya kakainin. Ah, yes po. Okay. Tapos nakikita mo, pag umaga, ang dami niyang ibon. Oh. Kasi bukod sa ikinakatingin, tinitinan mo yung hinog, yung ibon nakatingin din, nakahalap na rin yung hinog. Ibon, no? Nakikipag-unahan kami sa ibon. Tapos doon, yan. Maraming hinog sa taas, kaya kanina may mga ibon doon. Tsaka yan ay ano na, yung... Na, actually ito yung na ano na harvest na ng mga estudyante ko, ito yung mga ano na to, mga natira na lang siya. Ayun. Pwede niyo iuwi yan. Itanim niyo sa inyo. Ay, may tanim na po ako nito. Ayun. Ito hindi po pwedeng kainin. Hindi pa. Pagka kumula siya, yung... pag naging red siya, saka mo pa lang siya pwedeng kainin. Hanap tayo ng pula. Ay, naku, wala kang makikita pula diyan, sir. It's either tuktok na yan ng ibon. Ayun na po. Ayun na. Natutok na siya ng mga ibon. Dito, ma'am, may nakita ako dito. Kulit, no? Pipilit talaga. Ayun! Ayan. Nanguha si sir ng, ano, ng peanut butter. Ayan. So, ay, hindi pa rin hinog. Hindi pa rin po hinog yan. Nakakapit pa yan, sir, eh. Hindi pa yung hinog. Mm. Pero ito, nagsisimula na siya. Mm-mm. Ito ay magiging pula na siya tomorrow or the next day. Yan. Ang bilis tumubo. Ang bilis tumubo. Mamaya puro peanut butter na nandyan. Yan, may, pwede kayo mag-uwi ng dahon. Iprito niyo spaghetti sa bahay. Pwede na iprito yan. Opo, yun, pwede rin hindi prinito, ma'am. Pwede rin. Ang, parang salad. Hindi ko na-try, pero pwede kasi ginagawang wrap eh. Mm-mm. Tapos alam niya ba na itong bunga niya, pwede siyang alternative sa paminta. Kailangan ito, iintayin mo siya maging kulay black. Oh, yes. Yeah. Tapos ito, kadok, ma'am, kadok? Kadok. 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 Kinain natin. Kinain natin prito. Huwag dala kayo, ma'am, i-try niyo sa inyo. Oo. Mag-harvest ka na, ma'am, yan, para meron kang ano. So, sabi ko nga, kung wala kang tanim na tilapia, dapat may tanim kang kadok. Diba? Lasang isda. Ayan, so ito yung ating kadok. Yes, tapos ito naman yung ating, ito yung vanilla ko. Ayan, yung vanilla. Ayan, ito yung mga, na, ito yung nasapak na kasing isang puno ka, sinabit ko rin eh. Ay, ayan, ang... Balik-balik na siya. Opo, tapos tumabid siya rin sa aking kalabash. Ayan. Ah, okay. Tapos makikita niyo, ito yung kanyang pad. Ito na lang matira eh. Buti hindi na ano ng hangin. Kasi nakatago siya. May naiwan. May naiwan na isa. Ito yung pad. So it takes 8 months after yung i-pollinate mo. Mm-hmm. Pagka yellowish na yung dulo niya, pwede na siyang i-harvest. I-harvest siya before breaking out kasi nagbe-break yung dulo niya. Mm-hmm. Yan. So, yan to. By October, pwede ko na itong kunin. Yan, to ma'am, introduce tayo ulit si Ma'am Mags Incarnacion. Andito po tayo sa Incarnacion Farm. Isang learning site for agriculture. Kaya, tama-tama, dahil mga tinuturo ni Ma'am ay eksakto kailangan ng ating mga audience. So, ituturo sa atin ng actual propagation ng mga plants na mapipili natin. Okay. At the same time, tuturuan tayo paano mag-business. Yes. Yan. Ayan. So, ito, balik ko dito. Ito, ang benta, ang bili ko dito kay Milaya V Farm is 450 isang metro. So, pwede sa Rico. Oo, kay Rico Amoyon. Yes. Mm-hmm. Yan. So, ang dami ko nang napropag. Yung isang part ay aking... pinuputol, pinopropagate. Mm-hmm. Ayan, ito naman ay aking pinabubulaklak. Oh, ayan. Mm-hmm. So, kung gusto mo magbenta na ito, pwedeng rooted. Bawat ganyan, irurot mo lang siya. Ang ibang benta, 350, rooted. So, yeah, mm-hmm. Ang dali lang niya. Hindi mo kailangan, ito yung hindi mo kailangan magtanim. Mm-hmm. Ikakapit mo lang sa puno. At dadami na siya ng dadami. So, ito yung sabi ko nga, hindi naman kailangan may lupa ka. Mm-hmm. Kailangan mo lang sa may puno. Yes.
Ito ba yung aking mga kape? Napakalabangan ko yung aking mga kape. O, di, pinaglagyan ko ng mga rambo, ng mga vanilla para siya yung umano siya ng umano siya. Tapos hindi mo lang siya pwedeng ilagay sa mga kagaya ng bayabas kasi bayabas is scaly. Dapat yung hindi scaly ang puno para kumapit siya. So dito naman, meron tayo ditong champedak. Yan. Oh, may champedak means ma'am. Yan. This is a sabi combination ng breadfruit at saka jackfruit. Yan. So anong nasa ang benta ni Ma'am Gigi? Ma'am Gigi. From the local farm. 1,000 isang bunga. So yan, sa dami ng buto dinala ko, nahingi yung iba, isa na lang natira. Tapos nasaklay pa nung palapa yan. So, parang naman siya nag-pruning. Nagsanga naman. Ayan. Yeah. So meron ako insulin plant. Yeah, ang dami-dami na siya. Yan. Very invasive. Rambutan. Yan, rambutan. And this one, yung ating turmeric. Ito yung turmeric. Meron akong tatlong klase. Apat nga ito ng klase ng luya. Eh, namatay na yung black ginger ko eh. So turmeric, ito ihahayaan mo lang tubo, lulugo. Ganun lang. At basta andyan lang siya. Basta andyan lang siya. Pag kailangan ko, o di ba yung hukay, kagaya kanina. Kailangan ko sa aking ginataan, di ha-harvest lang ako. Mm-mm. So okay na, pag may nangihingi at ginagamot sa ubos, at mga ano, di yan, manguha kayo dyan. So this is Tricantera or Madre de Agua. Since tayo nagtuturo ng organic, ito ay power plants. Isa sa power plants, kinakain ng ating mga hayop. Hayop. It has 24% ng crude protein. Taas, so, yes, ang taas niya. So ito yung binibigay natin sa ating mga alagang baboy, manok, at libitum. Ibig sabihin, wantosawa. Wantosawa siya. Diba may mga baboy na pag dumaan ng tao, ugok-ukang gutom. Mm-mm. Pero pag in between meals, bibigyan mo siya lang ganito, kahit dumaan ka sa tabi niya, wala silang pakialam kasi busog. So ito yung binibigay natin merienda sa ating mga baboy. Oh, social, may merienda yung merienda, baboy. Merienda, Tricantera or Madre de Agua. Mm-mm. Yan. So ito naman yung aking galanggal. Wow. Or white ginger. Ano pong English ng galanggal? Isa nalimutan ko eh. Galanggal or white ginger, may isa pa. Ito yung 'di ba gagawin ito pag gumagawa ko ng Hainanese chicken. Oo. Tapos 'di ba yung mga Koreano pagka ano may sinasapang luya, ito yun. Pag kumakain ka sa mga Korean food na luya, may luya na, white ginger yung galanggal yun. Oh. At ang bango niya. So, ito naman yung aking bulaklak na to. This is heliconia. Heliconia. Diba? Pagka November 1, hindi ako labi. Ibang klaseng heliconia mo, ha? Yes, ma'am? Po. Ayan, pataas siya. Oh, ganda. Purple. Yeah. Kasi ganda. Diba pagka November 1, nabili ng bulaklak, hindi ako nabili. Ito. Hina-harvest ko lang yung mga yan. Oh, di ba? Wala kang makikita niya sa market, sa akin lang. Oh, yeah. So, di ba? Dapat may tanim ka for all season. Para kung anong okasyon, meron ka. Ayan, di heliconia. Ito yung ating white ginger. Okay. Tapos ito naman next. Yung aking Palawan cherry. Ayan. Oh, may Palawan cherry rin si ma'am. Kaya lang nakatago, kaya hindi masyadong lumalaki. Meron ako doong golden shower, natakluban na lang. Gusto ko kasi may mga bulaklak na. This is Rosal, and this is Chianggubat. May Chianggubat ka rito. Yes, ako, ayan yan. Nakapaso ay aking inilagay sa sa lupa. Kasi may seedling ka nito, ma'am? Wala, sir eh. Hindi ko nga mapalaki kasi nakapaso siya, kaya dinirekto ko sa lupa. Hindi ko naman dati at tag-araw. Pero ngayon, medyo nag-recover pa siya. Ang seedling niyan, sir, pag yan ay lumaki na, may buto yan. Yeah, yung maliliit. Bumalik ka rito pagka at marami kang pangungunin. So this one ay kalyandra. Hindi po ito ipil, ito ipakain sa kambing. Power plants din siya. So usually namumulaklak buto. Namumulaklak. Family niya siya ng powder puff. Yung kala mo parang bulak na. Parang bulak na bilog. Yes, ito naman ay kalyandra, pakain sa kambing. Kaya ang ating mga tanim ay kung hindi pagkain ng tao, ay pagkain ng hayop. So dapat marami tayo. Ayan. So ito naman yung ating magic fruit. Ayan. Ito na yung magic fruit. Ito yung ating magic fruit. Wala siya ngayong bunga. At pag nagbubunga yung aking mga estudyante, unahang punta rin eh. Tapos ang kanyang propagation, nalalaglag yung bunga niya. Seeds. Kaya nung minsan, yung mga may tumubo na sa baba, akin ang nilagay doon. Mm-mm. Ang karakteristik lang niya, napaka-slow ng kanyang paglaki. Slow. This is mga 10 years na ito. Yeah. Ganto pa lang siya kalaki. Meron po akong nakapaso na ganyan. May higit isang taon na ganyan pa rin.
idirekta mo na sa lupa. Sa lupa talaga, para lumaki. Para lumaki siya. Ayan. So, dito naman tayo sa aking marigold. Ayan. Alam niyo bang ito pala yung nakakain? Akala ko yung makosmos lang. At yung aking isang pamangkin ng aking ipinusto, sabi, tita, ginagamit namin sa salad. So, marami tayo mga edible flowers, cosmos, marigold, kamantige. Kamantige. Ayan, yung blue ternatea. Yan, nakakain yan. So, hindi lang siya pang taboy ng, ito yung insect repellent, pang taboy ng insekto. Kaya dapat marami tayong sa ganito sa farm. Para yan ay nagano. At the same time, nagagawa pala siyang salad. Meron ako doon langka, yan ay latexless. Ah. Di ba? So, wala siyang dagta. So, yeah, doon lang siya sa sulok. Marami kang puno na nandun sa head of the property. Yeah, kasi akin po inaano, dahil para magamit yung space. Yung space. Yan, dito naman tayo sa... Ito yung katuray. Edible ang flower, ang kulay niya ay white. White ito. White katuray. So, ako may mga content kung paano ko ginawang katuray salad. Ang kanyang propagation, meron siyang buto. Uh-uh. Mahaba yung parang malunggay. Uh-uh. Ayan, tapos yan ang kanyang propagation. Ayan, ito naman yung aking insulin pa rin. Ayan, mga insulin. And this is my cinnamon. Tignan mo. Alin, ma'am? Ito po. Awang-awala ako sa punong ito. Tignan nyo, puro putol na. Putol, putol, putol. Minamarkot ko po kasi ito. Tapos binibenta ko yung market niya. Ang benta ko, 500 isang sanga. Wow. Alam niyo ba, nakaka 6,000 na itong punong ito? Wow. O, kaya sabi ko, nung nakita ko, ang ganda, parang ornamental plants. Oh. Opo. Ang ginagawa ko siya, pag bago siyang bulaklak, kulay red. Oh. Hanggang mag-diminish siya, hanggang maging ganito. Maging green. So, pag wala akong mailagay na flower arrangement, yung bagong usbong na cinnamon, yun ang aking nilalagay sa aking flower base. O, diba? And this is same family as laurel. Kaya kung wala kang laurel, pwede rin ito. So, ano ang kinakain dito? Dadahon? Ang cinnamon po is the bark. Talagang yan, diba, pag nag-order ka ng kape sa 5-star hotel, may kasamang cinnamon stick, 120. O, diba? So, yun ang ating, maganda kasi sa diabetic din to, sir, itong cinnamon. Yan. Wala lang ako. Yung akin na dyan ay ano na, take na. Hindi pa kinukuha pero bayad na. Kaya ay ganyan, puro putol. Kasi nga ay minarkot natin at the same time ay binenta na. So makikita niya may mga parang pintura yan. Uh-oh. Yan na ay wound healer. Yeah. Yan. So sinusugatan natin ng puno, kailangan ay ating pinagagaling. Nilalagay Anong klaseng paint ang linalagay mo, ma'am? Binorder ko siya sa Lazada. Pero pwede kang gumamit ng yung mismo nga cinnamon, pwede rin eh. O kahit anong wound healer, betadine, agvaksinada, pwedeng gamitin. Ayan. Basta maisil mo lang. Maisil. Tsaka yung ano siya, yung para hindi siya mai-infect, para hindi siya pasukin ng mga insekto or mga... Yung tagas ng tubig, lalo na sa tag-ulan. So ito yung ating kalamansi. This one ay ano, ang tawag dito ay key lime. This one. Ah, masarap yan. Ang bango. Wala lang siyang bunga, pero laki lang siya ng kalamansi. Pero? Dayap. Ah, okay. Wala lang siyang bunga, pero yan ay key lime. Pero pati yung dahon nito, ma'am, nagagamit, di ba? Oo. Ang ano lang niya, matinik siya. Super tinik. Yan. Pero ang sarap ng kanyang bunga. Anong tawag niya? Key lime. Key lime. Ah, key lime. Susi lime. Key lime. Key lime, yan. Ang ating key lime. Cinnamon. Mamahalin. Yes. Ay, mas mamahalin pa so, ako dyan. So, pwede mo pa rin i-market to. Opo. Ay, kailangan inihaya ko naman tumubo. Tumubo muna to. Kawawa naman siya. Kawawa na nga ako sa kanya eh. Para siyang na-rape. Kasi ilang sangan tinanggal namin, 5. Ay, abang-aba ako sa kanya. Kaya yung kumulong ka-recover. This is peanut butter. This is ang ating... Vanilla na nasa coffee. And I want coffee. To introduce you something. Ito, ma'am. Ah. Ito yung sinasabi ni ma'am kanina, inarching. Inarching. So, ito yung hanging. Meron tayong inarching na nasa baba. Okay. Ayan, nasa baba siya. Ayan. So, pwedeng, ayan, pagka ano to, pwedeng putulin to. Kung native, yan. Tapos ito yung tutubo. Ang kagandahan niya, tatlo ang kanyang rootstock. Rootstock. So, yung nutrient na maibibigay sa puno,
maganda. Mm-hmm. At the same time, pagka hindi siya alam yung pagka may bagyo or mm-hmm. may ano, matibay siya. Mm-hmm. So, in principle, merong old na tree, mm-hmm. kinabitan ng, ni ma'am ng dalawa. Yes. So, kinabit, I think, siguro sinugatan yan, ma'am. Papa, tinanggal then, yung cambium. Yung cambium. Okay. Yung cambium, yung pag tinanggal mo yung balat ng kahoy, merong puti. Kakaskasin mo yan. Ayan, so, pinagdikit. Then, pag lumaki ito, pwede mo nang tanggalin itong mga old na sanga. Mm-hmm. Ito ngayon ang mga lalaki. Then, meron ka ng tatlong rootstock. Mm-hmm. No, so, mas matibay na yung plant. Or at the same time, pwede rin dito sa taas. Dito, puto, kapitan muna natin dito kasi sayang dito ang muna, sanga. Sayang. Oo. So, meron tayong double rootstock, may single rootstock. Ibig sabihin nito, pag kinat mo ito, ito na yung bagong magiging planting material. Kasi ito na yung rootstock niya. Oo, ito yung magiging rootstock niya, the old branch, ang magiging lalaki. Yan. Yan po yung principle ng enarching. Yes. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct. Inspire. Succeed.